So, ngayon, nang napalitan ko na yan, nagdadrop pa rin siya. So, hindi ko pa agad napansin yung kanyang primary capacitor doon sa kanyang power supply. So, hindi kasi ako agad nakapagpuko sa power supply niya kasi may power naman siya. So, nung nakita ko siya, so, lobo pala yung capacitor niya. So, ayan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Bali, meron tayo ditong gagawin na isang CRT TV na LG. So, ayan. Bali, ito pa yung mga lumang klase ng CRT TV na LG. Bali, ang problema nito ay meron daw siyang sounds pero wala siyang display. Ngayon, para makita natin, so, isaksak muna natin. So, saksak natin. Ayan. Saksak yan. Tapos, i-power on natin. So, ayan. Nag-usulit naman siya. So, ayan yung display niya. So, white screen siya. Tapos, meron siyang mga horizontal line. So, kapag ganyan ang problema, so, maaaring ang problema niyan ay yung supply doon sa kanyang 180 doon sa kanyang RGB. O pwede rin naman yung kanyang vertical at pwede rin yung kanyang ABL. So, malimit mangyari ang ganyan sa mga ganitong CRT TV. So, yan. White screen lang siya. Pero meron siyang sounds. So, ngayon, para ma-confirm natin yung problema niya, bali, bubuksan natin para malaman natin kung alin ba talaga yung nagkaroon ng problema. Para malaman natin, buksan muna natin. So, ayan. Nabuksan na natin. So, ayan. Napakarumi ng loob niya. So, ang dami ng alikabok. So, mas maganda kung lilinisin muna natin yung kanyang board saka yung kanyang kahan para mas magandang mag-repair kapag malinis ang kanyang board. So, ngayon, linisin muna natin para matanggal yung mga alikabok. So, ayan, nalinis na natin. So, gagawin natin ay mag-voltage check muna tayo. So, ayan. Ayan. So, hindi natin itong kanyang. Ayan. Makita sa. Ito na natin ang ating test check. Test check natin sa ground yung ating test check. Tapos, saksak natin. Ayan. Ayan. Siya. Power. Power natin. Ayan. Mag-voltage check tayo. Tingnan natin yung kanyang B plus. So, dito tayo. Tingnan natin dito. Dito. Yan. Meron siyang 112 B plus. So, tapos, yung kanyang ABL. Meron siyang 25. So, 25 yan, so tapos yung kanyang 180 dito, so wala siyang 180. Ayun, no, 24 volts lang yung kanyang 180. So ngayon, dahil wala siyang 180,
Ibig sabihin, dito sa kanyang RGBI, wala rin yan. So, check natin ang kanyang 180. Ayan. So, wala nga siyang 180. 25 lang yun. 25 volts lang yung kanyang voltahe. So, ngayon, ihahang muna natin yung 180 na yan para ma-check natin kung magkakaroon siya ng 180. So, ayan. Bali, nung naghang tayo dito kanina, kasi walang voltahe yung kanyang 180. So, ito, walang voltahe yung 180 na yan kanina. Tapos, wala rin siyempre dito sa kanyang RGB. So, ang ginawa ko, inihang ko yung itong ano niya. Ako, naghang ako sa diode na to. Ayan. So, nung naghang ako, nagdadrop pa rin yung kanyang voltahe. So, kaya pala nagdadrop yung voltahe na yan. So, sira tong capacitor na to. Itong 10UF tapos 250 volts. So, filter yan ng 280. So, ngayon, nang napalitan ko na yan, nagdadrop pa rin siya. So, hindi ko pa agad napansin yung kanyang primary capacitor doon sa kanyang power supply. So, hindi kasi ako kagad nakapag-focus sa power supply niya kasi may power naman siya. So, nung nakita ko siya, so, lobo pala yung capacitor niya. So, ayan. So, ayan yung filter capacitor niya sa kanyang primary. So, lumubo pala siya, hindi ko siya napansin. Kasi hindi ako nag-focus sa power supply. So, nung napalitan ko na yan, tapos napalitan ko rin yung capacitor dito, yung filter ng kanyang 280, ng 180. So, nagkaroon na siya ng 180. So, ngayon, isaksak natin para makita natin. So, ayan. Saksak na. Tapos, power on natin. Ayan. So, may power na siya. Ngayon, i-check natin yung kanyang voltahe. So, check natin yung kanyang B+. Check natin. Ayan, meron siyang 113. So, okay pa rin yan. Tapos, check natin yung kanyang 180. Dito. Ayan. Meron na siyang 183. So, kapag nagkaroon na ng 180 yan, ibig sabihin, okay na yung ating display. So, check natin yung kanyang display. So, ayan. Okay na siya. So, wala na siyang guhit-guhit, saka hindi na siya white. Yung katulad kanina, na white siya na may mga guhit-guhit na horizontal. So, ngayon, isasarado lang natin to para matesting natin. So, ayan, isarado lang natin. So, ayan, bali na-assemble na natin. Tapos, ang gagawin na lang natin ay i-testingin na natin. So, ayan, isaksak natin. Ayan, nakasaksak na yan. Tapos, power on natin. Ayan, power on na siya. Yun. So, okay na siya. So, okay pa naman yung kanyang display. So, sana yung nagustuhan yung video natin ngayon. At kung nagustuhan yung video natin ngayon, subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell at kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. Maraming salamat po.